ca Percy Lapid, Umav, Banan, Lapid Fire! Philippine Ambassador sa United Nations ay pinagsabihan po ni Boy Pinger Luxin na bumoto para sa kandidato ng China sa International Criminal Court of Justice. At pinagsabihan po sa pangalawang pagkakataon ng Korte Suprema bilang warning, ito po ang kampo ni Bongbong Marcos at ni Vice President Lenny Robredo tungkol po sa pagpapakawala ng kanilang pahayag sa publiko kaugnay ng protesta sa eleksyon ni Bongbong Marcos. At ito hong Malacanang, mga kaibigan, ay nagsabi na ito raw pong resulta ng eleksyon ay isang public interest. Kaya para na rin nilang sinabi, mga kaibigan, na suportado nila yung pong motion na mag-inhibit itong si Associate Justice Marvick Leonen sa protesta ni Bongbong Marcos. Pinagtataka naman ng mga senador o ng ilang mambabatas kung bakit ito pong si Mariñas ang itinurong utak ng pastillas scam o scheme sa Bureau of Immigration ay hindi po kasama sa mga pinadalo sa Malacanang. Hindi raw po palabas lang, ha? Hindi raw isang palabas lang. Ito pong banta ni Pangulong Digong nyo na pakainin ng pastillas yung pong mga kawani ng Bureau of Immigration na kinasuhan. Hindi raw palabas na sila'y pakakainin ng pastillas na may kasamang pera. Hindi nyo ba alam, spinach nila yung pera. Si Papay, spinach, di ba? Ang kinakain para lumakas. Eh, yung mga taga-immigration na yan, eh. Lumalakas yan pagka pera, eh. Meron na pong bagong NCRPO chief kapalit nitong itinalagang chief PNP na si Dibold Sinas. Walang iba kundi si General Danau. Ang siyang mauupo ngayon na NCRPO chief. Ayon po yung kay Anyong Walang Kwenta ng DILG na po. Ayon pa rin kay Anyo, si Sinas daw na bagong hepe ng PNP ay nagsisimula sa kanyang clean slate bilang bagong hepe ng pambansang kapulisan. Kapulisan ang sabi ko, hindi katulisan. Bueno, yan po ilan lamang sa ating mga pag-uusapan ngayong gabi. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sika Percy Lapid, Umab, Banat, Lapid Fire!
Ayon po dito kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Teddy Boy Finger Locsin Jr. Habano, inatasan daw po niya yung Philippine Mission sa United Nations. Yung ating ambassador, kasi sa United Nations may mga ambassador dyan na untitled. Ha? Bilang kinatawan ng mga bansa na miyembro. Ha? Para sila o para bumoto sa kandidato ng China sa International International Court of Justice. Ayan. Itong ICJ, binubuo po ito ng 15 katao, ha, na nagsisilbi bilang pinakamataas na hukuman na siyang lumulutas sa mga usaping legal sa pagitan ng mga bansa at para bigyan ng advisory opinion tungkol sa legal matters, ha, na idinudulog sa kanila ng iba't ibang tanggapan ng United Nations. Merong 5 pwesto, ha, sa ICJ na mababakanti po sa susunod na taon. At 8 sa mga kandidato, ha, o dun sa 8 kandidato, 4 po ang incumbent judges na meron pong 9 na termino na mag-i-expire sa 2021. Ibig sabihin, 4 po, ha, ang mababakante doon sa 15 hukom ng International Criminal o ng Court, International Court of Justice ng United Nations. Itong incumbent, yung kasalukuyan na Vice President po ay si Soo Hangkin na nagmula po sa China at nahalal siya sa International Criminal Court of Justice noong 2010. Siya ay kabilang sa mga nagnanais po na muling maiboto o maihalal. Ito po ay sa November 11, bukas na ito. Di ba? Ngayon po, mga kaibigan, isipin ninyo, ha, itong si Teddy Boy Finger ay inuutosan yung ating foreign mission. Kaya wala na pong itatago dito, eh. Di ba? Halos lahat po ng disipulo ni Presidente Digongyo, mga kaibigan, ay boto po lahat yan, sila'y inuutusan, ha, na kumampi, pumanig sa China. O, pagkatapos sasabihin ni yun daw ano natin, yun daw kung si Biden daw ang mauupo, mga kaibigan, kinongratulate na nila, di ba? Oh, na si Biden nakwan daw, sana raw magpatuloy yung pagbabantay ng mga bansa para sa kapakanan ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Anong klaseng mga double talk ito, mga kaibigan, di ba? Halatang-halata na, doble kare. Oh, Susmar Joseph, mga kaibigan, isipin mo, utusan mo yung inuutusan yung pong ambassador ng United Nations ng Pilipinas sa United Nations para iboto yung kandidato ng China, imbes na gawing kandidato yung pong Pilipinas. Di ba? Dapat yung magkaroon ng kinatawan dyan ng Pilipinas, kasi natatandaan natin si dating senador
Miriam Defensor Santiago, eh, naging kandidato dyan eh. Sa kwan, sa ICJ, mga kaibigan. Pero sa, dahil sa kwan, mga pagtutol siguro ng kung sino-sino, eh hindi ho natuloy ha, na maging miyembro ng ICJ itong si dating senadora Miriam Defensor Santiago, mga kaibigan. Eh, hindi naman ho binabanggit dito kung sino yung ugok este ambassador natin sa United Nations, mga kaibigan. Hindi ho binabanggit eh kung sino yung kung sino yung inuutusan na yan ni Luxin. Dapat binanggit nila pangalan nito. Hindi ho ba, mga kaibigan? Eh wala na tayo talagang ang pag-asa ang mga Pilipino ha, na tayo po ay makapanindigan ha, laban sa China, sapagkat ang gobyerno natin ay talagang tahasang ibinenta na po tayo sa China. Si Kaper si Lapid bumabana Lapid Fire. Sab kasasabi lang ni Bongbong Marcos na siya po ay ano ho, walang kinalaman doon sa pinaggagawa nitong si Kalida ha ng Solgen at saka itong si sino yung abogado? Este abogado. Ha? Si Bobo. Ano pangalan noon? Si Gadong, mga kaibigan. Oh. Eh wala raw siyang kinalaman. Pero ngayon, itong si Bongbong Marcos ay hiniling sa Korte Suprema na itong si Associate Justice Marvick Leonin ay mag-inhibit o bumitaw doon sa kanyang protesta labang kay Vice President Lenny Robredo. Mga kaibigan, itong kanilang isinumiting motion, ang tawag po nila rito ay urgent omnibus motion. Ha, mga kaibigan, at nais nila na itong si Leonin ay mag-inhibit o bumitaw diyan po sa kanilang protesta. Ha? Bilang isa sa mga nakaupo na miyembro ng Presidential Electoral Tribunal, yung PET. Eh kasi po yung protesta ng para sa presidente tsaka sa vice president, yan po ay idinudulog pagkatapos ng eleksyon sa Presidential Electoral Tribunal. Kung tawagin eh, PET. Ito ay kwan eh, Duterte's PET, mga kaibigan, di ba? PET, PET, Duterte's PET, ha? Yang electoral tribunal na yan. Eh, ngayon, ito pong PET na ito ay binubuo o ang mga miyembro nito, yung buong Supreme Court, sila rin, mga kaibigan. So, sabi rito ni Marcos, ni Bongbong, ito daw mga pahayag ha, ni Leonin laban kay yumaong Pangulong Ferdinand Marcos ha, sa kanyang dissenting opinion tungkol dun sa burol. Ito na. Mga kaibigan, doon sa paglilibing pala, paglilibing kay dating Pangulong Marcos, di umano ay nagpapakita ito ha, ng pagiging bias, mga kaibigan, and partiality laban sa kanilang pamilya. Yun ang sinasabi natin eh, mga kaibigan.
Eh, baguhin mo muna yung batas, Bongbong. Di ba? Una, hindi ka pa presidente. So, hindi mo magagawa yan. At saka, unang-unang pansinin nyo rito, malapit na eh, na matapos itong kasalukuyang administrasyon, di ba? Na-dismiss na yung, kwan, yung dalawang kaso at may yung natitirang kaso na lang, yung sinasabing may failure of election sa Mindanao. Pero nagpahayag ang COMELEC, sinabi ng COMELEC na dapat maging maingat ang Korte Suprema sa pagdidesisyon sa kasong ito sapagkat ang sabi ng COMELEC, walang failure of election sa, na naganap o nangyari sa Mindanao, mga kaibigan. So ngayon, sinasabi ni Bongbong naman dahil siguro matindi yung naging yung sinabi ng COMELEC, matindi yun. Malaki ang bentahan nun para ma-dismiss ha, itong kaso nila laban sa o na nagsasabing nagkaroon daw ng failure of election sa Mindanao. Na ibig sabihin eh, ito'y pagka ito dinesisyonan, eh COMELEC na nagsasabi, di ba? Pagka ito'y dinesisyonan ng pabor kay Bongbong, eh siguradong lutong Macau yan, di ba? Kasi COMELEC mismo nagsasabi, sino ba ang nagsusupervise ng eleksyon sa buong Pilipinas? Eh hindi ba sila yung authority ron sa eleksyon? So mga kaibigan, matibay yun. Ha? So kapag ka mahirap baluktutin at pag binaluktot ng Korte Suprema yan, halatang halata, mga kaibigan. Kaya ang ginagawa nila ngayon eh another diversionary tactic na naman para makapanlamang, di ba? Ang gusto ay mapaboran sila ng desisyon. At para mapaboran sila ng desisyon, ito nga po ang kanilang ginawang hakbang, eh mag-file ng motion para itong si Justice Leonen ay bumitaw ha, sa kwano, bilang ponente nitong kaso. Kasi siya ang ponente ritong naitalaga eh, mga kaibigan eh. Oh, nagsumulat ng desisyon. Ngayon, itong sinasabi ni Bongbong na bias, eh alam nyo, ang Korte Suprema, ano yan eh, kahit ano pa ang sabihin mo, yun nga masama eh. Ang Korte Suprema, kay tama, kay mali ang desisyon yan, hindi naman ho yan nakabase lamang sa ponensya o dun sa ponente yung kung sino ang susulat ng desisyon. Bakit o? Kasi halimbawa, ito si Leonen ang susulat ng desisyon sa kanya na ito kay ito, mga kaibigan. Eh, itong si Leonen, yung anuman ang magiging desisyon niya, eh pagbobotohan pa yun ng Korte Suprema. Kaya, mauuwi kayo, mauuwi ang anuman desisyon ng Korte Suprema dun sa tinatawag na numbers game. Kung sino ang halimbawa, kayo ba sang-ayon? Di ba? Ginawa ni Leonen ang desisyon. Ano man ang desisyon niya? Boboto sila. Eh, 15 sila eh, mga kaibigan eh, sa Korte Suprema eh. Kasama Chief Justice, 15 sila lahat. Merong tinatawag na dissenting opinion. Yung kontra, mga kaibigan, hindi sang-ayon. Ha? Ngayon, itong hindi sang-ayon na kwan, o yung opinion, yung dissenting opinion na tinatawag, eh katulad din nung ponensya na ang mangyayari po ay ipababasa rin lahat sa mga magistrado ng Korte Suprema at pwede silang mamili ng kanilang boto. Di ba?
Kung alibaba ako, gusto ko mag-dissent, susulat ako ng dissenting opinion. Tapos yung dissenting opinion ko, kamukha nung ponensya, ipapakita rin yan, ipababasa rin sa mga maestrado ng Korte Suprema at doon sila pipirma. Di ba? Pipirma sila kung sila doon sa ponensya, kung sila ay sang-ayon, concur, o kaya ay dissent. Yan ang gagawing botohan dyan. Doon mo ngayon makikita ang bilang, mga kaibigan, kung sino ang pabor sa ponensya o kung sino ang pabor sa dissenting opinion. Ngayon, mga kaibigan, kapag kayong dissenting ang mas maraming nakuhang boto, ibig sabihin, yun ang mananalo. Hindi ho ba? At pagka yung dissenting opinion ang nakakuha ng mas maraming boto at nanalo yun, mga kaibigan, ano ang mangyayari po? Ha? Yun ang magiging ponensya. Mababaliktad ngayon, mga kaibigan. Ang lalabas, hindi na yung totoong natukahan na magponente sa kaso ang siyang ponente. Ang lalabas na ponente ngayon, yung dissenting. Ganun ho yan eh, mga kaibigan eh. So, ang sinasabi ni, ang paratang ni Bongbong Marcos, ayaw niya kasi nung tinatawag niyang bias. Ha? Partial daw ito laban sa kanilang pamilya. Dahil itong si Marvick Leonin e bumoto ng kontra sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. Yun ang katwiran niya. Kaya ang gusto niya ay mag-inhibit dahil hindi ito patas. Yun ang ibig sabihin. Ibig niya sabihin, meron na siyang mindset itong si Marvick Leonin. Eh talagang ganon, mga kaibigan. Eh sila nga may mindset din eh. Pagka hindi sumang-ayon sa gusto nila at kumontra sa gusto nila, eh inhibit ka. Di ba? Mga kaibigan. Oh, bias ka. Pagka hindi ka sumang-ayon sa kanila, eh ungas ito, mga kaibigan. Di ba? Kaya nakita ninyo, sinasabi ko sa inyo, tapatan. Hindi ako nahihiya. Kasi sarili ko to ha. Kayo rin, may sarili kayong opinion. At wala akong pakialam doon. Dapat ganon. Huwag tayong magpakialaman. Eh gusto ko yun eh. Di ba? Katulad ko, gusto ko si Marcos. Pero sa anak niya, hindi ako boto dyan. Sa anak niya. Iba yung tatay niya, iba siya. Kaya, in the same manner, dapat, kung bilib ka kay Ninoy, ha, katulad ko, bilib din ako kay Ninoy. Eh pero hindi ako bilib doon sa mga anak niya. Di ba? Bumilib ako, nagkamali pa ako eh. Nang pagbilib eh, mga kaibigan. Kasi po, hindi na tayo matatapos. Iikot ang mundo ng mga Pilipino habang buhay sa Marcos at Aquino. Eh di ba yan natin? Di ba? Pero yung sasabihin natin, dahil ikaw eh Marcos, eh wala kang kwenta. Oh, dapat yun, matigil na yun. At yun ay mangyayari lamang kung tayong mga Pilipino eh merong bukas na isipan at mabuting hangarin para sa ating bansa at sa mamamayan. Ano yun? Na dapat ang susunod na maging Pangulo ng Pilipinas ay hindi na nabibilang dito sa kung kaninong panig nila Marcos at ni Aquino, mga kaibigan. Sapagkat hindi na tayo matatapos, ano na to, personala na. Habang buhay na lang, pag-aawayan natin si Marcos at si Aquino, mga kaibigan, eba hindi na tayo makaka-move on, hindi na makakabangon ng bansa. Wala naman doon ang problema natin eh. Ngayon, ang kinakaharap natin problema ngayon ay ang China, mga kaibigan. At ang problemang yan ay hindi lamang problema natin, kundi
problema yan ang buong mundo ngayon, mga kaibigan. Mas lalo tayo. Kasi tayo ang nilalapastangang diretsahan nitong mga Incheck at nitong mga nasa administrasyon nakakampi ng Incheck na umaangkin sa ating mga teritoryo. Hindi lang yun. Sabi ko nga sa inyo, doon na tayo talaga patungo sapagkat ang mga ipinatutupad na patakaran dito, kung ano na, unti-unti nang ipinatutupad dito sa Pilipinas, yung mga patakaran sa China. Katulad ng gusto nilang mangyari sa Taiwan, sa Hong Kong, yung ginawa nila, binaboy nila yung Hong Kong, di ba? At ganun din po ang kanilang ginagawa dito po sa Kwan, sa anong tawag mo diyan, sa Pilipinas, dito sa ating bansa. Ngayon, yan ang ano natin, yan ang problema ngayon nating mga Pilipino. Huwag na po tayong mamalagi doon sa ganung paniwala na kung mo galit tayo dito kay Marcos, ang Aquino na ang mabuti. Hindi ko mo galit tayo sa Aquino, si Marcos na ang mabuti. Wala na yan eh, kasaysayan na yan eh. Mga kaibigan eh. Ha? Kaya ang bansa natin, kahit na mag-eleksyon tayo araw-araw, kung Marcos Aquino lang ang pag-uusapan natin, araw-araw na tayo mag-eleksyon. Ha? Mga kaibigan. Bakit? Laging hati ang bayan eh. Kaya hindi tayo makabuo ng isang paninindigan sa kung sino man ang gustong sumalakay sa atin. Sapagkat laging hati ang mga Pilipino. Kita ninyo ngayon sa Amerika, di ba? Hati sila eh. Sa totoo lang, kung ang pagbabasihan mo yung resulta ng eleksyon, hating-hati eh, ang Amerika eh. Hindi ho ba? Ganyan ang nangyari sa atin matagal ng panahon. Hati tayong mga Pilipino. Laging ang pinag-uusapan natin, kung hindi ka Marcos, dapat Aquino ka. Kung hindi ka naman Aquino, dapat Marcos ka. Wala na. Sila ba ang dahilan kung ba't nila lang itong Pilipinas? Isang malaking katarantaduhan niya. Kaya ang corruption, hindi ho natin masusugpo yan. Diba? At nakita naman ninyo ginagawa ngayon. Pinagsasamantalahan tayo. Diba? Minamanipula nitong kasalukuyang administrasyon yung pagiging hati ng mga Pilipino. Yung pagkakaroon hindi ang iniisip hindi yung talagang ikabubuti ng Pilipinas . Kundi ang iniisip dapat ang maupo ito. Dapat ang maupo ito. Hindi. Ang dapat maupo dito, hindi dapat identified sa dalawang panig na yan. Ha? Sapagkat hindi na ho matatapos yan. Hindi na natin matutuldukan yan. Nakita ninyo si Ramos, kahit ganun si Tabaco nun, mga kaibigan, nung siya na nakaupo, wala nang Marcos sa kanya, wala nang Aquino sa kanya. Mga kaibigan, yun ang isang kabutihan kay Ramos noon. Ha? Kaidangan nga lamang, siyempre, hindi naman mawawala yung anomalya, di ba? Marami ding na-discovering anomalya sa panahon ni Ramos. Pero yun ang pinakamagandang, nakita naman ninyo, yung administrasyon ni Ramos noon, walang magulo. Ha? Kaya tayo nagkakagulo dahil dun . Dun sa Marcos Aquino. Kalimutan na natin yan. Kung humahanga ka man dyan, gando na lang tayo. Parang humahanga tayo kay Rizal. Di ba? Humahanga tayo kay Bonifacio. Di ba? Pero sa atin na lang yun. Di ba? Bakit natin pag-aawayan?
yung paghanga natin sa kanila. E di sarilinin mo. Di ba? Oh. Dapat ang iniisip natin pagdating sa mga mamumuno sa ating pamahalaan, kung sino yung makabubuti sa bansa natin. Sabi ko nga, di ba, pinagsasamantalahan ngayon ng kasalukuyang administrasyon, hindi lang kayo marumbumase. Ito si Bongbong, pinapaasa nila. At saka ang isang dahilan ngayon, ha, ito tatapating ko kayo. Ano, basa ko dito sa ginawa nila, ginagawa ngayon nila Marcos, tsaka nitong sila Kalida. Alam nyo kung bakit sila nagpapail ng ganyang kaso? Hindi dahil sa bias, totoong bias, si ano, si Leonin. Wala namang hindi bias dito, eh. Di ba? Eh, pero ang pinag-uusapan dyan, yung kaso. Eh, talagang ganun. Merong desisyon na hindi pabor, merong desisyon na pabor. Ngayon, nasa lahat na ng maestrado yan kung alin ang kanilang pagbobotohan, kung saan sila boboto. Kung boboto sila doon sa desisyon ng ponente o boboto sila sa desisyon o sa isinulat na dissenting opinion. Ngayon, ano ang intention nito? Bakit biglang-bigla nakita nila na o ginawa nila itong naging biglang agresibo si Bongbong ngayon? Nakita ko pa, pinatay ko lang agad eh. Nagpe-press conference eh, sa kwan, sa live stream, ha? Eh, mga kaibigan, mas marami pa nanonood sa atin eh, kaysa sa kanya eh. Ngayon, pinatay ko na, hindi ko na pinakinggan. Ang narinig ko lang itong urgent omnibus motion na kanilang inihain. Magtataka kayo, kasi no isang araw lang, ang sabi niya, wala akong pakialam dyan ha, sa ginagawa niyang si Kulangot, este, Kalida, at saka ni Katok, este, Gadon, mga kaibigan, Utorni Gadon. Ha? Ngayon, alam niyo kung bakit? Kasi, ang lumalabas na panalo ngayon sa eleksyon sa Amerika, eh itong si Biden, mga kaibigan, delikado sila. Kasi si Bongbong, eh putok na putok yan, na kumikilos yan. Ito nga ang kaso-kaso na ito, ano lang ito eh. Kumbaga eh, kung makakalusot dito, kung hindi, ang talagang pakay, ang plan B, eh yung makatakbo siyang presidente sa 2022. Ngayon, kaya nila ginagawa ngayon, biglang mabilis ngayon ang kanilang ginagawa para silang nahihilong talilong. Dahil kung si Biden na nga ang presidente ng Amerika ngayon, eh tagilid siya. Yung kanyang ambisyon na maging presidente, eh magiging malabo na. Bakit? Unang-una ito ha. Itong mga kabuktutan sa kasalukuyang administrasyon. Itong si Biden, dahil nga Democrat yan, yung mga Democrat ayaw niyan. Yung mga nakikita natin ngayon na ginagawa sa kasalukuyang administrasyon. Kontra sila sa ganyan. Yung paglabag sa karapatang pantao. Hindi ba nga kamakailan merong naghain ng panukalang batas na kapag hindi nila naipaliwanag at tinigilan yung human rights violation dito sa Pilipinas, eh maraming parusa ang ipapataw ng Amerika, ha? Sa mga sangkot sa ganyang kaso. Oh, hindi ba? Democrat yun, yung babae. At dahil kung si Biden ang magiging presidente ng Amerika, mga kaibigan, aba eh, magiging mabilis na maipapasa yung bill na yun sapagkat ang Senado
at saka ang kanilang kongreso eh baka makontrol na ng puro Democrat, mga kaibigan. So, ano mangyayari? Itong ginagawa nila laban dyan sa mga protesta na yan, hindi kikilalanin yan. Alam nyo, ang Amerika, eh, democratic, ano nga sila, di ba? Democrat, di ba? Oh, pro-democracy yan. Bagay, kahit Republican, pro-democracy yan, mga kaibigan. Pero itong mga Democrat ay hindi papayag yan. Ha? Kontra sila sa mga ganyang sa mga ganitong klase ng pamamalakad ng gobyerno saan man bansa. Ayaw nila yung mga nilulupig ang mamamayan, yung parang totalitarian ang dating, mga kaibigan. Hindi nila pinapayagan na mabaluktot ang saligang batas o kaya binababoy ang saligang batas. Kaya ganun na lang ang pagmamadali at pagsisikap ngayon nitong si Bongbong Marcos para ika nga ay mamaniobra nila. Nag-iisip sila ng mga paraan kung paano nilang mamaniobrahin na kahit maupo si Biden, eh maging vice president siya. Di ba? Sa pamamagitan ng baluktot na desisyon ng Korte Suprema. Oh, pag naging vice president siya, nakapwesto na siya. Ha? At wala na makapipigil sa kanya, sa kanyang pagtakbo. Eh pero kung hindi ka nakapwesto, kahit anong takbo gawin mo sa 2022 election, eh malabo ka na. Sapagkat hindi sinusuportahan ng Amerikano at kontra sila dyan. Lalo na itong Democrat ay laban yan sa mga totalitarian regime. Laban yan sa mga gobyerno na binababoy ang sarili nilang saligang batas. Laban yan sa mga paglabag sa karapatang pantao. Sika Percy Lapid, umabanat. Lapid Fire. Are you desiring cheesecakes and tres leches cakes? Big or small appetite, we are here to satisfy your sweet cravings. Like our FB page, Sugar Baby by Anna and AJ, for you to see our products. DM us for your inquiries and orders. Sugar Baby by Anna and AJ, the best quality cheesecakes in town. Are you craving for pork barbecue or boneless chicken barbecue? Yung sauce palang ulam na, o kaya sisig or rolls. Yung malasa, yung masarap, nakakagutom. Ano pang hinihintay nyo? Order na sa Barbecue Boss, Davao Street Food Flavor at its finest. Like our FB page, Barbecue Boss NCR, for your orders and inquiries. Check nyo ang aming menu at siguradong maiibigan nyo. Barbecue Boss, home of Davao's best barbecue. Sika Percy Lapid, umabanat. Lapid Fire. Ito namang si Solicitor General Jose Calida, eh parang siya abogado ni Bongbong eh. Akalain mo eh. Eh siya rin, ha? Eh, kung ano, ha? Lumalakad din na para si Leonel ay ipa-inhibit doon sa kaso ni Bongbong Marcos. Di ba unang ginawa ni Calida eh, hinihingi yung tinatakot, di ba? Yung Supreme Court Justice, masama na yan, yung ginagawang yan. Pananakot na yan sa mga maestrado. Mabuti na lang, hindi pumayag ang Chief Justice ng Supreme Court na ipalabas yung sal-in. Dahil kung gagawin niya yun, eh halatang halata na sa buwatan. Hindi ba? At wala nang kwenta ang Korte Suprema. Sapagkat ang Korte Suprema, yan ang ano eh, huling pag-asa
ng isang napagkakaitan ng katarungan, sapagkat yan ay may kapangyarihan na maipagkaloob ang katarungan sa isang naagrabyado na hindi pwedeng impluwensyahan ng ibang sangay ng ating pamahalaan katulad ng executive at ng legislative. Pero pag nangyari yon, mga kaibigan, wala na po. Sira na ang institusyon. Ha? Wala na ang ating saligang batas. Oh, katulad niyan, 'di ba? Kanina napanood ko, nanumpa daw sa kanyang pwesto bilang bagong speaker itong si Juan, si Velasco. Kanino nanumpa? Sa presidente ng Pilipinas? Mga kaibigan, ganun ba yun? Mag-o-taking ka sa presidente ng Pilipinas? Ang pangit, di ba? Mga kaibigan. Oh. Sapagkat yan eh, magkahiwalay yan eh. Magkahiwalay na sangay ng pamahalaan yan eh. Nawala na yung, ano ho, yung pagkakahiwalay ng tatlong sangay ng ating pamahalaan. Yan pa lang eh, nagpapakita na na bastusa na ang ginagawa. Ha? Pinakikita. Utang na loob daw. Nagpasalamat ba? Utang na loob daw kay Presidente Digongyo kaya siya naging speaker. Mga kaibigan, ganun ba yun? Siyempre, hindi nila sinunod eh. Yun talagang proseso para ka maging speaker. Kasi ang isinunod nila, si Digongyo ang nagtalaga sa kanila. Kaya nga nagkaroon ng compromise, di ba? Ng term sharing, mga kaibigan. Sapagkat ang nasunod sa kung sino magiging Speaker of the House, si Presidente Digongyo. Si Kapir si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ganon din ho dito. Wala na eh. Ginigiba na. So, itong sila bongbong siguro, nababahala sila na baka si Biden na nga ang presidente, most likely, di ba? Pinaghahanda na nila, inihahanda na nila yung kanilang sarili sa maaring, alimbawa, yung kaso, mababaliwala na yan. Ha? Talaga naman, baliwala yung kaso nila eh. Kasi itong ginagawa nila, halatang halata, binabraso nila yung desisyon. Hindi ba? Tapos sasabihin mo, kwan yung bias. Kaya maging bias siya, kaya hindi. Supreme Court Justice yun. Nasa kanya na yun. Unang-una, ilan na lang ang appointee ni Noynoy Aquino dyan? Tatlo na lang sila eh. Kahit hindi mo brasuhin niya, mananalo pa rin kayo sa kwan eh, sa dissenting opinion eh. Di ba? Kung babaluktutin eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Ng mga maestrado ng Korte Suprema. Ang katarungan, ang katotohanan. Isipin niyo yan. Yun ang dahilan na nakikita natin dito, mga kaibigan. Kinakabahan sila. Ha? At saka meron ako narinig eh. Hindi ko lang malaman kung yun eh announcement ng kampo ni Biden na walang mababago sa policy ng Amerika tungkol sa West Philippine Sea. Meron akong narinig na pronouncement na ganon. Hindi ko lang matiyak kung sino sa kampo ni Biden ang nagsalita. Pero napanood ko eh, very brief eh. Alam nyo naman ako eh, sandali lang eh. Ha, manood ng mga balita, scan lang tayo kahit sa pagbabasa ng dyaryo, hindi naman natin binabasa ng buo.
ang mga balita kundi ini-scan lang natin. Ha? Ngayon, iyan ang tunay na dahilan. Ha? Ito sila Kalida at saka si Marcos. Magkakampiyan kaya nga nakakatulong yung ginagawa nilang pananakot sa Korte Suprema dito kay Pangulong Duterte. At gusto ni Pangulong Duterte yan. Gusto niya lahat tinatakot. Lahat takot. Yun ang gusto niya. Alam nila eh. Kita mo, yung mga nananakot, yun ang mga napupwesto, hindi ba? Yung pinakamalakas manakot. Oh, mga kaibigan. Eh, yan ang gusto nila. Kailangan takot lahat sa kanila. Tapos palalabasin, walaan niya kaming pakialam dyan. Oh, pagka halatang halata na, sukol na, katulad ngayon, sukol na itong si, alam na, na itong si, anong tawag dito, si Kalida na government lawyer ng gobyerno, mga kaibigan, abogado ng gobyerno, hindi ni Bongbong Marcos, nag-aabogado kay Bongbong Marcos, it goes without saying, sabi nga, na stressing the obvious. Hindi ba? Sa English, mga kasabihan, stressing the obvious. Ha? Garapala na. Ha? Na suportado ng Malacanang ito. Itong ginagawa nilang panghaharas. Harassment ito eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Nag-umpisa sa Salen, di ba? Oh. Tapos eh, ngayon eh, inhibit naman daw. Kasi daw, eh hindi bumoto. Bakit? Meron bang mandate ang Supreme Court na kailangan sa desisyon eh bumoto sila pare-pareho? Yun nga ang kalakaran sa Supreme Court eh. Numbers game eh. Dahil may karapatan sila, may kapangyarihan sila na bumoto kung saan nila gusto, kung sa dissenting o doon sa sa ponensya, mga kaibigan. O, hindi mo ba? Ganun kasimple lang yun. O, tapos sasabihin mo, bias. E di lahat na ng desisyon ng Korte Suprema, bias. Hindi ba? Anong desisyon ng Korte Suprema ang hindi kinontra? Di ba? Na mayroong ponensya tapos walang kumontra. Anong desisyon? E kung totoo yan si... Kung yan ang argumento ninyo, ha? Eh pagbawal na ang dissenting opinion. Di ba? Si Kaper, si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Inulit ho ng Korte Suprema itong nauna na nilang babala, ha? Dito kay Bongbong Marcos at kay Vice President Lenny Robredo, dapat alam nyo, i-address ng Korte Suprema, dapat i-contempt nila si Bongbong eh, yung kampo ni Bongbong Marcos eh. Kasi kung nagpapalitan man ng sagutan itong si Vice President Robredo sa mga paratang ni Bongbong, ng kampo ni Bongbong Marcos, natural lang na gawin niya yun. Ang sabi nga, there is such a thing as self-defense. Mga kaibigan, walang masama doon. Kasi dati na silang pinagsabihan eh. Ano masama? Yung pinagmumulan. Bakit si Bongbong hindi nila diretsahang ma-contempt? Nagbabala na sila nung una eh. Kaya lang sumasagot si Vice President Lenny Robredo sapagkat kailangan nilang idepensa ang kanilang sarili. Hindi ba? Lalo na mga bastos yung mga tagapagsalita ni Marcos. Di ba? Puro babo yan eh. Mga kaibigan eh. Kaya nga ang sabi ko eh, dapat ang mga magpresidente ng Pilipinas ngayon, kamukha ni Justice Carpio, ibalik natin yung honor ng mga nasa gobyerno.
yung pagiging honorable na wala eh, nababoy eh. Mga kaibigan eh. Masahol pa sa lokal eh. Ang naging itsura nitong kwan, itong national government natin, baboy na baboy, mga kaibigan, sa laula na. Oh, kailangan natin yung mga honorableng tao na ang ilagay natin. Ha? Mga kaibigan, saan ka nakakita oh? Nagmumura, di ba? Ano sabi ng mga pon? Pinandidirihan sa TV. Pineplay nila yung ano, tapos pinag-uusapan nila. Walang tumatawa. Doon sa mura. Alam ba ninyo kung tutusin mo yung PI na mura? Walang ganung mura sa Japan eh. Ang mura lang nila ro, mga bakero, kunero. Eh mga katumbas lang nun, tanga, bobo, gago. Pero walang PI. Kaya hindi sila natatawa ron. Habang ina-analyze nila. Ano itong sinasabi nito? Di ba? Naipakita natin dito. Mga kaibigan. Sipin ninyo, pinandidirihan. O, pagkatapos eh, yun daw face mask eh, hugasan mo ng gasolina. Mga kaibigan, pinandirihan din eh. Masasabi pa ng matinong tao yun? Tapos, eh para makapag-sip-sip, ito si Boy Finger, Luxin, aba, ang sabi eh, paano raw kung tama? Hindi tama. Baka ibig mo sabihin, may tama. Si Kaper si Lapid, umabanat. Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwala ang Filipino tour operator sa Japan, Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 81-90-23-88-5888. Do you want to experience authentic Filipino cuisine? Drop by or order at Tali and Tiago Filipino Restaurant. Filipino food at its best. Check out their specialties, food packages, and promos that fit your budget. Tali and Tiago Filipino Restaurant via Cayo Mario, 16A00192, Rome, Latio, Italy. Enjoy food at the comfort of your home. For more info, kindly call or message us at 320-722-0797 on WhatsApp or on FB page at Tali and Tiago. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Si Kaper si Lapid, bumabanat! Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo, hindi tayo magmimintis dyan sa sinasabi natin yan. Lahat ng maniobra, pipilitin na nila ngayon bago pa ma-establish ang administrasyon na sa Amerika kung halimbawang si Biden na nga. Kasi hanggang ngayon, di nare-resolve yan eh, di ba? Ang umpisa kasi ng kwan eh, ang simula kasi ng panunungkulan ng elected president yata sa January pa, di ba? So, ang Russia hindi pa kinikilala. Ayaw pa nilang mag-express ng ina-acknowledge nila yung si Biden, di ba? Ganon din yata itong China, pero alam niyo naman, maraming sa social media, hindi mga kumpirmado eh. Kaya ayaw nating magbigay ng ano dyan, ng opinion. Dahil alam ninyo, hindi naman natin ano yan eh, bansa yan. Ang inaasahan lang natin,
Ang hinahangad lang natin, yung pong mga, yung Amerika, eh sana maging magkaisa yan, di ba? Kasi dyan tayo lahat dumidepende ng suporta na kailangan natin ngayon sa ating bansa para ho o laban sa ginagawang panlulupig ng bansang China sa atin sa pakikipagtulungan ng mga nasa administrasyon ngayon. Dito sa kay sa siyempre si Bongbong, balak niyan tumakbo presidente. Eh di tumakbo kayo, di ba? Wala naman makapipigil sa inyo eh. Oh. Eh kaya lang ang sa akin ho, isinisisi nila kay Vice President Lenny Robredo yung pagkatalo nila. Eh kung di ka tanga, bakit hindi mo sisihin yung mga nakapaligid sa iyo? 'Di ba kumampanya kayo? Gumastos ka. Kumuha ka ng mga tao. Eh sino yung mga taong kinuha mo? Yung mga nakakainis. 'Di ba? Mga nakakainis na tao. Oh, pagkatapos eh kaya naman itong mga nakakainis na taong ito ang ginagawa ngayon eh pambababoy ki Vice President Lenny Robredo para magmukhang kasalanan ni Vice President Lenny Robredo kung ba't sila natalo. Di ba? Para hindi makitang sila gago. Di ba? Oh, eh kung ako 'yon, eh kayo may diferensya eh. Di ba? Oh, kayo ang inaasahan kong magpapanalo sa akin eh. Kaya ako nga kayo pinagbabayaran eh. Di ba? Eh, mga nagsisipagsalitaan pa sa isang radyo, di ba? Oh, tapos doon sila gadong, nagkakalat, di ba? Mga kaibigan, nagkakalat ng lagim. Ha? Nang kahihiyan. Lahat ng kabubuhan, kinakalat nito. Ang hilig magparatang ng bobo, siya pala yung bobo. Mga kaibigan, di ba? Nakikialam sa mga bagay na hindi niya naman alam. Katulad nung kay Lea Salonga, kalay mo, mas magaling daw, sabi, hindi naman anya magaling kumanta yan si ano eh, si Lea Salonga eh. Mas magaling anya dyan si Kwan eh, si Charis Pempengo. Eh talagang pambeer house lang ang alam nito kasi eh, di ba? Oh, akala niya gay bar yung ano eh. Yung mga napapakinggan niya sa gay bar siguro, tsaka sa Kwan, sa mga beer house, mga kaibigan, eh Kwan, yun na yung kanta. Kumbaga sa palaka, kokak ng kokak, yung palaka na nasa loob ng balon, na kokak ng kokak, na kaya pala kokak ng kokak, eh akala niya yun na yung mundo, yung loob ng balon. Hindi niya alam, sa labas ng balon, eh meron pang mundo, mga kaibigan. Kayo dapat sisihin eh, di ba? Yung kasalanan ninyo, gusto ninyo iparatang ninyo. Di ba? Para magmukhang sulit ang ibinayad sa inyo at ibinabayad. Eh siyempre, kung hindi nila gagawin yan, matitigil na bayad sa kanila, di ba? Kumbaga eh, mga urot ito eh, urot. Kung tawagin nyo sa tundo, urot. Inuurot nila si Bongbong Marcos para makapagpakita silang magaling sila at sa kalaban niya, galit sila, di ba? Oh, mga at matatakban nga naman na sila ang may kasalanan at unang dapat sisihin ni Bongbong kung bakit siya natalo. Si Kapersi Lapid, bumabanan. Lapid Fire. Ito nga oh, tinanin niyo sabi nitong tagapagsalita ng presidente na si ano Harry Roque ha nung siya'y tinanong mga kaibigan bakit ang Office of the Solicitor General eh tinutulungan si Senator Bongbong Marcos doon sa kanyang motion na ipa-inhibit si Associate Justice Marvick Leonin
na siyang naatasang magponensya nitong kaso o protesta nila labang kay Vice President Lenny Robredo. Talaga mga buhong ito eh. Yung mga paniwala ni Bongbong Nano, pagka hindi pabor sa kanya, eh ganyan di ba ang paniwala ni Presidente Digong, di ba? Digong nyo. Ganyan ang paniwala niya. Pagka hindi pabor sa kanila, mga kaibigan, mali. Ha? Kailangan lagi kang pabor sa kanila. Kaya, ano eh, kaya yung Supreme Court, kailangan pabor lang sa kanila. At pagka walang pumabor sa kanila ron, o kaya kung sino man ang hindi papabor sa kanila, eh, mali, mali yun. Ha? Oh, mga kaibigan, eh, yun, tinanong si Hari Mantika Roque, ha? Eh, bakit tinutulungan yung na ipa-inhibit si Marvick Leonin, ha? Sabi ba naman ito si Roque, sa batas po na bumuo ng Office of the Solicitor General, they're actually counsels for the people. And I suppose ang motion had to be filed because it's in the interest of our people na malaman natin sino talaga nagwagi para sa Vice Presidente. Eh kung di ka ba na maugok, bakit dun sa kaso nitong si Andres Bautista eh hindi interest of the people? Meron pa bang ibang makapagsasabi ng dayaan sa eleksyon kung hindi yung si Andres Bautista? Sabi nga eh, you are barking at the wrong tree. Ha? Tumatahol ka. Ha? Mali yung tinatahulan mo. Ha? Mga kaibigan, o, isipin mo. At saka dun pa lang sa pagsasalita nitong si Hari Mantika Roque, ano ba title niya? Ano ba trabaho niya? Di ba ang title niya at trabaho niya supposed to be ay presidential spokesman, tagapagsalita ka ng Pangulo. E tinanong siya, sasabihin, ano masasabi mo? Ha? Na bakit tinutulungan ng OSG ni Kulangot itong si Bongbong Marcos sa kanyang motion o kahilingan na ipa-inhibit itong si Marvick Leonin? Mga kaibigan, akalain mo sumagot? Ha? Tinan mo, yung sagot niya pa, kung ano yung sinasabi niya, siyempre yun ang gusto ng presidente. Di ba? Gusto ng presidente. Ayun, hindi ba bias yan? Bakit kayo nakikialam? Di ba? Eh, alatang-alata, bias na sila riyan eh. Oh, mga kaibigan, pagkatapos, sila na nang sasabihin nilang bias. Sila, hindi pwede. Pagka sila ang bias, mga kaibigan, pwede. Pag iba, hindi pwede. Oh, baliba, wala naman sa mandate nila na maging bias. Unang-una, wala kang karapatang sagutin yung tanong. Bobo! Dapat ang isinagot mo, eh ang tanongin ninyo, eh si Juan, si Solicitor General. Kasi siya lang ang makasasagot niyan eh. Hindi naman ako spokesperson ng Office of the Solicitor General eh. Di ba? Yun ang talagang dapat sagot. Eh, ungas ito, mga kaibigan. Ang sabi nga, saan ba nanghuhuli ang isda? Eh di siyempre sa bibig. Si Kapir si Lapid, Bumabanan. Lapid Fire! At tapos, tinanong ulit si Roque, si Mantika. Ha? Kung humingi ng nagpaalam itong si Kalida
kay Presidente Duterte para o bago maghain ng kanyang motion sa pagpa-inhibit kay Leonel. Sabi ni Roque, the president does not micromanage. Oh, ayaw niya pang diretsa yun eh. Di ba? Eh, ibig niya sabi, walang pakialam. Di ba? Hindi nakikialam ang presidente. Meron ba hindi nakikialam? Eh, iba yung sinasabi mo. Sabi mo, I suppose, na ang motion had to be filed, because it's in the interest of our people. Kundi bobo ito. Bigla siya naging spokesperson din, di ba? Ito ang hilig nito eh. Lahat na lang ng tanggapan. Siya spokesman. Lalo na sa PhilHealth, di ba? Kaya binarabara siya ni Gordon. Oh, mga kaibigan. Oh, ito, ha? Ah. Ano ito? Ilang oras daw bago mag-file ng motion si Bongbong Marcos? Si Kalida, ha? Eh lumahok doon sa Aquino, ha? Panawagan para kay Leonel na mag-inhibit sa election protest. Ito, alam mo kung meron dapat mag-inhibit? Eh, si Kalida yun. Unang-una, hindi ka abogado ni Bongbong. Wala kang karapatang mag-abogado kay Bongbong. Dahil ang dapat mo, ang mandate mo ay maging abogado ng gobyerno sa mga kaso ng gobyerno. Doon ka merong mandate. Pero, hindi namang government official si Bongbong eh. Di ba? Wala naman siyang tanggapang hinahawakan eh. Oh, mga kaibigan, para mo idepensa. Di ba? Mga kaibigan, ang tatanga nito mga ito, halatang halata eh. Ito mga ito, manloloko lang, garapal pa eh, halata eh. Si Kaper si Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Oh, tapos sasabihin ni Bongbong naman, ha? Eh, yun daw kanilang kampo, wala raw pag-uusap. Ano yun? Eh, wala kayong karapatan eh. Di ba? Wala kayong karapatan. Hindi entitled si Bongbong sa serbisyo ng OSG. Ha? Ang pwedeng serbisyo ng OSG, yung interest ng gobyerno. Walang interest ang gobyerno rito. Election protest ito. Ha? Hindi ito, Akwan, kaso laban sa gobyerno. Ito'y labanan ng mga kandidato. Election protest. Oh, bakit ka magpapainhibit? Pinapainhibit mo base doon sa bias. Di ba? Oh, pinagsabihan ka na nga ng Korte Suprema, di ba? Na hindi kayo, hindi pinapayagan, binutata ka na. Hindi pinayagan ng Korte Suprema na yung motion ninyo na ilabas ang sal-in ni Marvick Leonel. Wala naman kayong basis eh. Bakit? Under investigation ba si Leonel? Tingnan mo mga walang ya ito, nananakot eh. Harassment ang tawag po dyan, mga kaibigan. Wala na, walang iba. Ha? Wala nang ibang pwedeng itawag dyan, kundi harassment. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire!
Sa panahon ngayon, bawal ang may stress. Kaya naisipan namin gumawa ng programa na suwak sa inyong panlasa. Halina't makipagkantahan, makipagkwentuhan, makipagkumustahan, at makipagkulitan. Kasama ang mga mga-awit at musikero ng bayan. Lapid Fires Live. Live jamming. Alas 10 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi. Tuwing Biyernes. Dito sa DWBL 1242. Lapid Fires Live Jamming. Hosted by Cap Percy Lapid. Live Jamming. Si Cap Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ngayon, pag-usapan natin itong kwan, itong sinasabi na humarap daw kay Presidente Ramos, Presidente Digongnyo, itong mga pinatawag niya na personnel na kinasuhan doon sa Pastillas scheme, ha, sa sindikato. Itong mga hayop na ito, alam nyo, kaso nito dapat, treason eh. Pagtataksil sa bayan ang ginawa nito. Hindi ho ito karaniwang graft and corruption na kaso. Ang kaso dapat ng mga walang hiyang ito na sangkot dyan sa Pastillas scheme, treason, pagtataksil sa bansa. Mga kaibigan, alam nyo kung bakit? Kasi nangurap na sila, hindi pa nila inalintana, napapasukin yung mga inchik dito na umaagaw sa trabaho ng mga Pilipino, at bali ba tayo ay nasa panahon, mga kaibigan, na tayo ay nilulupig ng China. Inaagaw ang ating mga teritoryo. Pati nga hanap buhay natin dito eh. Dahil dyan sa mga pinapasok nilang yan. Hindi ba kataksilan sa bayan yan? Ha? Eh kung sa iba, dapat kulong na itong mga ito. Eh nung umpisang sinabi ito, di ba, patatawag nung nakaraang Linggo. Sinabi yan, di ba? Biyernes. Ano sabi natin? Paano kung di lahat yan pumunta? Di ba? Ang pangalawa, baliwala naman ito eh. Ang sabi pa nga nila ngayon, di ba? Sabi nga natin eh, credit grabbing yan eh. Yung ginagawa nyo eh. Kung hindi pa naimbestigahan ng Senado yan, di, wala naman kayong gagawin. Di ba? Ngayong nabulgar ang katarantaduhang yan para magmukhang wala silang kinalaman. Ha? Mapunta sa corruption lang. Ang issue dito, bakit nyo pinapasok ang mga incheck? Dahil nagbayad sa inyo? Di ba? Pinapasok ninyo? Mga kaibigan, yun ang usapin dyan. Yung corruption, secondary na lang yun. Di ba? Number one dyan, mas mataas na kasalanan yung pagtataksil o pagtatraidor sa bayan, sa bansa, at sa mamamayan. Sipin mo yan, nagpapasok ka ng mga agaw ng trabaho rito nang hindi magbabayad ng buwis. Ha? Na dito mismo sa Pilipinas, mga aapi ng Pilipino, pinapasok mo yan? Habang sila'y nandoon sa West Philippine Sea? Ha? At tinayuan yung ating mga teritoryo na legally, historically, ha? Biblically, sabi ko nga sa inyo. Biblically, historically, legally, atin yan eh. Anong kasaysayan ang nagsasabing kanila yan? Wala. Ang nilalabas lang nila, 9-line. Sila lang gumawa nun eh. Kung pwede yun, di tayo pwede rin gumawa. Pati yung China, ang kinindi natin. Gawa rin tayo mapa. Kasama naman ang China.
Sama natin yung Taiwan, isama natin yung Hong Kong. Eh pwede pala yun eh. Kaya sila lang ang sumulat nun eh. Ang sumulat ng mapa ay yung mga dumiskubre ng mundo. Yan ang unang sumulat ng mapa. At magtaka kayo ha. Yung pagkakasulat ng mapa. Eh, hindi akalain ng mga sumulat nun. Oh, yung mga nag-drawing ng mapa natin, ha? Hindi nila akalain na yung kanilang ginagawa ay naaayon sa Biblia. Nila akalain yun. Ano yung pinagsasabi mo? Ayan, tatanungin nyo, di ba? Di ba nasisira ulo mo? Ba, hindi. Kasi, sa Biblia, wala pa yung mapa. Di ba? May Biblia na. Anong sabi sa Biblia? Natumukoy sa Pilipinas. At nung maimbento na ang mapa at ang naisulat ang world history, mga kaibigan, tumugma lahat sa Biblia. Ano yun? Yung Pilipinas. Kasi sa panahon ng araw, wala pang mga pangalan, di ba? Sa Biblia, ang mga bansa. Pero tinukoy itong Pilipinas eh. Ha? Na nasa malayong silangan eh. Sige, hinahamong ko lahat oh. Oh, lalo na yung mga nagsisipag-relihiyon. Totoo ba sinasabi ko o hindi totoo na ang Pilipinas nasa Biblia? Oh, mga kaibigan, nasa Biblia yan. Hindi nga lang Pilipinas, sapagkat nung isulat ang Biblia, wala pang pangalan ng Pilipinas. Kahit ang Amerika, wala pang pangalan eh. Ang may pangalan lang nun, yung mga bansa na nasa gitnang silangan. Di ba? Oh, mga kaibigan. Yun pa lang ang mga may pangalan eh. Ngayon, akalain ninyo tumugma yung pagkakagawa ng mapa? Hindi ba? Bakit? Sapagkat ang description sa Biblia na tumutukoy sa bansang Pilipinas mga pulo ng dagat. Oh, Biblia 'yun ha. Mga pulo ng dagat. Pagkatapos nung madiskubre na ang Pilipinas at ginawa na ang mapa. Ano naging pangalan ng anong unang itinawag sa Pilipinas? Philippine Islands. Bakit nagkaroon ng pangalang Philippines? Kasi yung nakadiskubre ng Pilipinas ay ipinangalan nila ang Pilipinas alinsunod sa pangalan ng hari at that time na si King Philip. Si Haring Pilipe. Oh, kung hindi totoo yan, mga kaibigan, sipin ninyo kung hindi totoo ang Biblia, doon kaya doon eh, maniniwala ka na sa Biblia eh. Sipin mo, malayong silangan, walang pangalan eh. Eh maraming bansa sa malayong silangan. Aling bansa sa malayong silangan ang Pilipinas. Oh, di ba? Eh di yung Philippine Islands. Oh, mga kaibigan, di ba? Oh. Tapos legally kinikilala tayo. Walang makaka-dispute na yung mga teritoryong 'yan, atin 'yan. Oh. Yung sinasabi nilang nine dash, ha? E nandun ba yan? Sa mga unang ginawang mapa? Wala yan dun. Mga kaibigan, sila lang ang gumawa niyan.
Mga 1940s lang yata ginawa yan eh. Yung 9-dash na yan eh. Oh, eh kayo na lang ang gumawa niyan. Di ba? Oh. Pero yung mga nakadiskubre ng mundo, ba hindi? Pilipinas ito. Di ba? Sa atin ito. Sa atin niyang teritoryo. Ayun, sinasabi ko lang ha. Kaya itong mga hayop na ito, dapat kasuhan ng treason nito eh. Nung pumunta sa Malacanang, kalain ninyo eh. Kesyo hindi raw palabas. Sabi nga natin eh, anong gagawin mo dyan? Ah, gawin niyo yung karangalan. Ha? Para ikaw ang maging bida doon sa ginawang pagsasaliksik. Ha? Para mabulgar yan sa Senado. Di ba? Ni Risa Ontiveros. Gusto nilang agawin yung karangalan. Kunyari, galit sa corruption. Eh kayo pinagmulan ng corruption na yan eh. Kasi kaya nila pinapasok ang mga incheck, eh payag kayo eh. Pinahintulutan ninyo sa pamamagitan ng visa upon arrival. Di ba? Oh, pagkatapos eh magkukunwari kayo, kayo bida. Ano ba ang pinag-uusapang issue dito sa pastillas na yan? Akala ba ninyo pera? Hindi. Ang issue dito, yung pagpapapasok ng incheck. Yun ang mas mabigat na issue, mga kaibigan, na nangyari lamang sa kasalukuyang administrasyon sa matagal na panahon. Sabi nga, yung mga Chinese at Bombay, kung tawagin yan, ang termino dyan ay restricted nationality, mga kaibigan, ang kategori. Oh, hindi sila basta makapapasok sa Pilipinas nang walang visa. Ngayon, baliktadan nangyari. Yung mga Pilipino na dati nagbabalik bayan dito, eh wala na, ayaw na nilang payagan. Kunyari, kukuha ng visa. Eh hindi naman makakuha ng appointment pala. Kahit sa ang konsulado at embassy. Ito ha, balita nga pala. Ang Japan, ha, kasama na raw ngayon sa nire-require ng ating gobyerno na kumuha muna ng visa bago makapasok dito sa Pilipinas. Tingnan ninyo. Alam nyo kung bakit? Di ba natatandaan ninyo yung nangyaring kinukwento natin kung bakit nawala ang mga entertainer sa Japan? Kung bakit pinutol ng Japanese government? Kasi noon, ito si Gloriang Macapal, Macapagal, Arroyo, ito ikwan eh, hindi nagpadala ng mga sundalong lalaban sa gera na hinihingi ng Amerika na tulong sa Pilipinas sa isang gera sa Middle East nung panahon ni Gloria. Nagpadala siya mga engineering, hindi yung kasali sa organized warfare, mga kaibigan. Ngayon, ang naging epekto nito ay ibinulgar yung human trafficking sa Japan, ha? Alam niyo yung mga Hapon, madaling mapahiya yan eh. Hindi makakapal ang mukha niyan eh. Maninipis ang mukha niyan. So, sa madalit sabi, para matapos yung paratang na yun sa kanila, eh pinutol nila yung pagpapapasok ng mga Filipino entertainers sa Japan. Kasi nga naman, nung bandang huli, eh kasi nung panahon namin, entertainers kami, tawag eh. Filipino entertainers. Hiripin. Ha? Hiripin. Entertainer. Ayan, sabi ng mga Hapon. Eh nung bandang huli na kasi, naglipa na itong mga recruiter na walang hiya. Yung isa nga, pinatay ng sarili niyang anak eh, si Tonton. Yun ang nagpariwara sa maraming kababaihan natin.
Sipin mo yung mga babae, ah, minor de edad, napapaalis niya kahit nung panahon na yon ay merong age requirement, ah, na 23 years old. Kalain mo, 15 anyos, napapabiyahin niya eh. Japan, pupuntan Japan. Pagbalik dito eh, makikita mo pagbaba sa eroplano, sakang eh. Ha? Sakang na yung babae. Akala mo, bagong baba sa kalabaw eh. Mga kaibigan eh, napalaban eh. Diba? Ngayon, hindi na mo entertainer ang tawag eh. Naging entertainer na eh. Yung mga nagpupunta ron eh. Talaga naman eh. Sa totoo lang, nahaluan. Mga kaibigan, ngayon eh, eto ngayon. Hindi ba ang Hapon, binalita rin natin ito sa inyo, ang Japanese government, meron na silang bagong policy na hindi na nila papayagan yung mga estudyante na dayuhan na mag-aaral doon. Hindi na nila papapasukin. Bakit? Ginawa yun ng Japanese government sapagkat na bulgar na sa Amerika ay yung palang mga pinag-aaral doon, ah, pumupunta ron, pinapapasok para mag-aral sa mga universidad, eh ang trabaho pala noon talaga mag-espiya. Oh. Eh nun nga eh, nung napunta ako ng Japan na hindi na pinapayagan ng mga babae ron, merong isang Japanese promoter nung araw dito sa Pilipinas, eh napunta ako ro sa lugar, naalala ko siya na itanong dun sa aking kakilala, eh buhay pa ba yung kako? Buhay pa. May nightclub ba siya? Meron. O sasama ka namin. Sinama nila ako. Nakita ko yung Japanese promoter na matagal namin kakilala. Naging producer pa rito sa recording yun eh. Ngayon, pagdating namin doon sa club, nakita naman ako, nilapitan ako, nakipagkwentuhan. Sabi niya, hindi na ako kumukuha ngayon ng kwan eh, ng mga Pilipino eh. Akala niya siguro kasi, eh dahil nabalitaan niya yung nangyari sa tatay ko, namatay na, akala niya siguro na pinagpapatuloy ko yung negosyo. Eh sabi niya, hindi na ako nagpapadala ng mga Pilipino sa dito, hindi na ako kumukuha. Eh nung tignan ko, sabi niya yung mga inchik, ano yun ha? 1992 yata. O, 1992, mga kaibigan. Ano pala yun? Inandun ako na yun, panahon na yun, ano pala yun, nagpunta ron si Presidente Ramos sa Japan at kasama ako sa ano sa mga nag-cover nung trip na yun. At nung tinawag, siyempre marami akong kakilala sa Japan na tawagan ko. Yun nga, pinasyal nila ako ron. Malayo eh, malayo sa Tokyo yun eh. Sa Okayama. Oh. Kita ko mga incheck, sabi niya, ito mga incheck. Ngayon, yung mga kakwentuhan kong ano ron, iba, sabi niya, alam mo yan, yung mga incheck na yan. Ano yan ha? Kinukuha yan, dancer. Dancer daw. Lintik ang mga balahibo sa kilikili nun, mga kaibigan. No? Ngayon eh, sabi, alam mo yan, ang trabaho ng isa dyan, halimbawa, grupo yan, dance group. Kung lima yan, yung isa dyan, taga-report sa China ng mga nangyayari at ginagawa ng kanyang mga kasamahan. Ganun din pala ang Russian. Ang dami rin Russian nun sa Japan. Eh ngayon, di ba, yun nga, nagka-problema ang Amerika dahil sa yung kanilang security nanganganib dahil nga sa mga nagpapanggap na estudyante, ganun.
Pero yung pala, mga intelligence yan ng China. Maging yung media nga nila eh, di ba? Yung media nila. Oh, mga espiya pala yan. Kaya yung ginawa ng Hapon. Ngayon, siguro, ito ang retaliatory ng China, laban sa Japan na sa atin pinatupad. Kung paano yung ginawa sa Japan laban sa Pilipinas, eh, ang ginagawa naman ng China ngayon para makapaghiganti, ang ano, yung gobyerno natin, kinausap nila yan sigurado. Oh, ipagbawal niyo yung ano diyan, ha. Oh, yung mga ano, yung mga Hapon, higpitan niyo. Oh, kaya nagpatupad ngayon ng visa. Ha? Kailangan may visa raw ang mga Hapon bago pumasok dito, mga kaibigan sa Pilipinas. Oh, baka darating ang araw pati yung mga naninirahang Pilipino ron ay kailangan na rin kumuha ng visa. Kanino man gagaling yun? Retaliatory ano yun? China. Ha? Mga kaibigan. Laban sa Japan na ayaw nang pumayag magpapasok ng mga estudyante ron. Kasi maapektuhan sila. Di ba? Ang China. Kaya, at saka ang alam naman ninyo ang Japan, kasama yan sa mga bansang nagbibigay ng suporta sa atin diyan sa West Philippine Sea. Di ba? Kasama ng Amerika, Australia, Germany, marami pa mga bansa. Hindi ba, mga kaibigan? Kaya yung ginawa nitong administrasyong ito sa utos at pakiusap ng bansang China. Si Kapersi Lapid, Bumabanat, Lapid Fire!